na si Mama lang yung kasama ko, tapos hindi ni Mama kaya akong pigilan. Kaya tinawagan niya si Daddy, tapos pinapunta. So from Santa Rosa to NKTI, Laguna, lumipad si Daddy. So para mabilis nag-angkas, kahit medyo mahal yung kasi nga, hirap na si Mama sa akin kasi malakas, nagwawala ako as in, parang baliw, ganon. Pero hinang-hinana ako nun, guys, pero grabe yung panghablot ko ng mga kung ano-ano. Ganon pala yun pag tumataas ang kreya. Tapos yan, pagkatapos nun, nakatulog na ako sa may dialysis, hindi ko na alam nangyari. Tulog na ako. Siguro mga tatlong araw na hindi ko alam ang mga nangyari. Wala ako sa sarili. Yan. Pagising ko, pinalitan kasi to, guys. Pagising ko, wala na akong IG kasi sabi ni Mama binunot na daw yung IG ko kasi nga, infect na. So, pagkatapos pala ng dialysis, binunot na yung IG ko. Tapos, mga isang araw kinabukasan, kinabitan ako nitong bago. Dito lang, magkatabi lang yan. So, dun sa unang butas, magkatabi lang na dito nilagay. So, ayan. Okay naman siya. Kaso, maluwag, sabi ng nurse. Kasi, nagdudugo siya. Oo, nagbi-bleed siya. Hindi naman malakas, mahina lang. Basta tuwing binubuksan siya, nagbi-bleed. So, ayan nila. Minsan kasi ako na naglilinis, pero ngayon, pinapalinis ko na sa mga nurse. Kung dati, hindi ko talaga pinapalinis. Ngayon, pinapalinis ko na siya kasi nga, dati parang every 2 days or every other. Ngayon, parang araw-araw ko na siyang nililinis kasi nagbi-bleed nga po. Tapos nilalagyan ko ng Betadine. Tapos, ayun, pagdating dun sa NKTI, may nangyari na hindi ko talaga inasahan na parang akala ko yun na talaga yung last day ko, guys. So, may ipapakita akong mga pictures sa inyo na ito yung nangyari sa akin. So, ayan na nga nangyari sa akin. Nawalan ako ng oxygen na parang akala ko yun na yun. Tapos, sobrang taas ng lagnat ko. Sabi ko na lang kay Daddy. Sabi ko daw, sobrang lamig. Grabe yung lamig na nararamdaman ko. Feeling ko na sa loob ako ng freezer. Kasi diba, sobrang lamig naman talaga sa NKTI. Kahit saan ka pumunta, malamig doon. Lalo na sa emergency room. Kasi malaki na yung emergency nila doon, 'di ba? So doon pa lang sobrang lamig na doon, manginginig ka na. So may time na naiinitan pa rin ako. Kasi tayo mga dialysis center, lalo pag bagong dialysis, mainit yung katawan natin. Pag bagong balik yung dugo. Yung time na yun, sobrang lamig. So, kinumutan ako ni Daddy. Inayos niya yung kumot. Tapos maya-maya, nagwala ako kasi hindi ako makahinga. Parang nagganoon ako na hindi ako makahinga. Tapos yun, nagpuntahan yung mga nurse, tapos yung mga doktor, nakatayo sila. Nagsabi, sabi nila, tutubuhan daw ako kasi nga hindi na nga po ako makahinga. So, sabi ng mga katabi ko doon sa bed, wag daw, sabi nila, tayo, wag kayo pumayag na tubuhan yung anak nyo, baka yun pong ikamatay ng anak nyo o ano mangyari. Sabi niya, wag kayong papayag. Siyempre, dumating si Mama kasi bumili si Mama ng pagkain sa labas. So, ayun, sabi ni Mama, kumalma ka, gusto ko bang tubuhan ka nila. Naririnig ko, pero nakapikit ako. Naririnig ko yung mga nagsasalita, pero pikit ako. Tapos sabi ng, ayun, pinilit kong ikalma yung sarili ko. Parang kahit nahirap na talaga akong huminga. Parang sa sarili ko, pinilit kong mag-inhale, exhale para kumalma. So yun, nung siguro kumalma na yung pakiramdam ko, nakatulog na ako. Tapos, nung nakatulog na ako, pagising ko, may malaki na akong maskara. Yung hi po ata tawag doon, hindi ko na alam kung tama ba o mali. Basta kayo na lang tapos sobrang lakas ng oxygen. Tapos pagising ko, gusto ko nang ipatanggal kasi tuyong-tuyo na yun. Patarang patilalamunan ko, tuyong-tuyo kasi as in, ang lakas ng oxygen. Tapos sabi ko, patanggal mo na. Pero una, hindi ako makapagsalita. Tapos lambot na lambot ako. Nagsisinyas-sinyas na lang ako na kung ano-ano, ganun. Na parang wala pa ako sa sarili. Tapos sabi ko, patanggal na. Sabi ng nurse, hindi pwede tanggalin yun kasi kailangan ko. Kasi bumababa yung oxygen ko. Tapos may nakakabit dito, nakamonitor yung
sa tibok ng puso ko may nakamonitor din. Tapos yung BP nakamonitor din. Tapos sabi ko, sabi ng nurse, pwede natin tanggalin pagkakain ka na. Kaso, ilang araw pa akong hindi pinakain kasi kailangan ko talagang mag-oxygen nun. Ewan ko ilang, may isang araw, 24 hours ata na nakaganon ako. Tapos, humihingi lang ako ng tubig pa konti-konti kasi hindi ko na magalaw yung bibig ko sa sobrang tuyo. Kasi syempre hangin. So, nabubugahan ako. Sobra, pati dila ako nanunuyo. Tapos yun, ilang araw akong nakaganon para umayos yung oxygen ko, yung paghinga ko. Tapos kahit na dinadialysis ako, dinadala yun dun. Kasi kailangan ko yun. So, yun. Tuwing pupunta ako ng NKTI, napapansin nyo guys, tuwing na hospital ako, may mga malalalang nangyayari. Pero feeling ko, ito na yung pinakamalalang pinagdaanan ko na as in, na dinischarge ako ng NKTI, ilang araw lang ako sa bahay, siguro 3. Kasi alam ko sa sarili ko, nung pinalabas ako ng NKTI, hindi pa talaga ako okay. Kasi ramdam ko eh. Kasi akala ko nga, sabi kasi ng nurse, ililipat kami sa taas. So, pag ililipat ka sa taas, ano ka na noon, talagang naka-admit. So, sabi ko, salamat, makakapagpahinga ng ayos. Kasi pag doon, masikip. Kasi curtain lang. At least doon sa taas, kahit curtain, ilan lang kayo sa kwarto? Mga 6 ata. Tapos medyo malawak-lawak yung space nyo doon. So sabi ko, makapagpahinga ako ng maayos-ayos doon. Tapos maya-maya, nagulat ako, sabi ng doktor, may hawak sa akin, okay na daw ako. Tanggalin na daw yung oxygen. Okay naman na daw ako, discharge na. Sabi ko, ha? Sabi ko, akala ko, ililipat na ako man sa taas. Hindi na daw, okay na daw ako. So ako naman, sige kasi wala naman kami magagawa pag sinabi ng doktor na lumabas ka na, okay ka na, ganyan, prostituto lang, di pa ako okay. So, umuwi kami. Pauwi pa lang, nasa ambulansya ako, hindi na maganda pakiramdam ko noon. Nanghingi na ako ng oxygen kasi nahirapan akong huminga. Habang nasa ambulansya, pauwi, naka-oxygen ako. Pagdating sa bahay, gabi na ba kami umuwi noon? O hapon? Gabi na. Pagdating sa bahay, nilagnat ako. Kinabukasan, nilagnat ako. Araw-araw akong nilalagnat. Tapos nag-oxygen, pero may oxygen ako dito sa kwarto. Yon, tapos bawat galaw ko, umiiyak ako, hindi, kasi masakit ang katawan ko gawa ng pagkahulog. Tapos sobrang sakit ng likod ko. Tapos, pag umubo ako, ang sakit ng dibdib ko, parang sasabog. Tapos, sakto naman, nag-chat yung assistant ng nepro ko dito, sabi niyang doctors, na magpa-check up ako, kasi may check up si Doc, so doon makita ni Doc. Kasi nga, alam ni Doc, mayroon ang hindi na magandang nangyayari sa akin. So, ito, di nagpa-check up na kami. Pero nakapagpa-dialysis na ako noon. Pero habang nagpa-dialysis ako, sabi ng Ate Rosette doon yung herd nurse, sabi niya, Chona, ano ba nangyayari sa'yo? Sobrang payat mo na. Sabi niya, magpa-check up ka na kay Doc, kaya ayun, nagpa-check up ako. Tapos nung nakita ako ni Doc, hirap na hirap ako umiiyak na nakasimangot. Kasi masakit yung ganito ko, yung balikat ko, masakit, yung likod ko. Tapos lamig na lamig ako. Nung nakita ako ni Doc, sabi niya, dumiretso na kayo ng community. Dito na lang kayo sa community kasi mas malapit, mas mamomonitor kayo. So yun, dumiretso kami ng community. Binigyan kami ng parang referral na galing sa kanya. Tapos pagdating na sa community, sabihin doon na tumawag sa akin. Yun. Tapos, yun, na-confine. So, nung nasa community na ako, doon umukay yung pakiramdam ko kasi na-monitor ako doon. So, ang bali ang naging doktor ko doon is 3. Yan, magkakaiba, may nepro, may para sa puso, ano pa ba yung isa, basta 3 yung naging doktor ko doon, 3. At 3 ang naging doktor ko doon sa community, pang-4 yung parang nepro ko na si Doc Aquino. Tapos doon, binigyan ako ng nepospirin na swero. Pero doon sa mga antibiotic na nakaswero sa akin, pinabili kami ng nipospirin. Tapos nung nalagyan ako ng nipospirin, doon na bumalik yung gana ko sa pagkain, parang sumigla-sigla ako kasi lantutay talaga ako doon. Kumbaga, kung saan dalhin, hilahin yung katawan ko, parang sunod na lang ng sunod din na hindi na umaangay yung katawan kasi hinang-hina talaga ako, as in. Yan.
Makikita niyo yan sa mga picture na ipa-flash ko dyan. Ayan yung itsura ko, as in, bagsak na bagsak ako. Pag sinusundo ako, wala lang sunod ako. Tapos, kailangan, pag sinusundo ako, nadadalin sa x-ray. So, ano, eh, kailangan may naka-oxygen ako. So, kasama yung oxygen. Yun, tapos, palibot yung kamay ko, natadtad ng ano yan, ng lipat ng hepla kasi isa o dalawang araw lang, sumusuko na agad yung ugat ko, namamaga, sobrang sakit, so ililipat na naman. So hanggang sa kalilipat-lipat, namaga na ng sobra yung braso ko, namaga. Simula dito hanggang dito, buong braso ko namaga. So nilipat sa paa, noon, sa paa para makapagpahinga yung kamay ko. So, ayan, tapos sinahat and cold compress yung kamay ko para mawala yung maga. Namaga yung sa paanan ko siguro 4 na araw, hindi, 3 araw yung swero dito sa paa ko. Namaga yung sa may paa ko kasi ang dami-dami pong gamot na nilalagay sa akin, tapos ang dami. Kaya siguro mabilis mamaga yung ugat ko. Sa dami ba naman ang gamot na nilalagay? So medyo okay na yung kamay ko, binalik na naman sa kamay. So hanggang sa naging okay ako, siguro nasa isang buwan kaming pabalik-balik ng ospital. Halos isang buwan na hindi ako okay. Tapos yun na, umuwi na ako, tsaka ito na ngayon, nasa bahay na, kauwi na, nakapag-dialysis na. So 3 times a week na po ako nagda-dialysis ngayon. At thanks God, at binaba na nila ngayon yung galing sa PhilHealth. Siguro naman nabalitaan nyo ng lahat na no cash out na po mga dialysis patient kasi tinaas na po nila yung ano, oo, sana lang mabayaran nila ng maayos, ng PhilHealth ng maayos yung mga dialysis center para hindi yung iba para hindi magsara. Yan. So, good news naman yun sa atin. Kasi no cash out na tayo, may libreng dialyzer at injection. So, buti na lang guys, kasi walang-wala na kami, may problema na kami, lalo na syempre ako. Masakit po sa ulo, nakakabaliw mag-isip sa susunod mong salang, saan ka na naman kukuha ng pambayad, syempre kailangan ko ng injection para hindi na bumaba yung dugo ko. So, ayoko na bumaba yung dugo ko ulit kasi ang hirap mong maghanap ng dugo at bumili ng dugo dahil napakamahal. At ayoko na rin po sanang magsalin simula ngayon para makapasok ako, para may chance pang makapag-transplant. Hindi naman po ako nawawala ng pag-asa na makakapag-transplant po ako balang araw. Yan, pinagpipray ko po yan kay Lord. Hindi ako nawawala ng pag-asa. So, sa naway, mabigyan ako ng pagkakataon para matransplant. So, yan, sa lahat ng mga katulad ko, kahit ano man po yung bigat na pagsubok na pinagdadaanan natin, kahit na, oo, minsan tao lang kasi tayo, napapagod. Yun, may dumadating yung time na gusto na nating sumuko, pero sa totoo lang, nandun pa rin yung ano natin na gusto nating mabuhay. So, laban lang tayo hanggat kaya natin, hanggat binibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Lord na makasama yung mga mahal natin sa buhay, pamilya natin, kaibigan natin, yung mga taong nakasuporta sa atin, doon tayo kumuha ng lakas at siyempre kay Lord. So, laban lang. So, yan. Sa mga nakasubscribe po, patuloy lang po kayong manood ng mga video ko at maraming salamat po. Naway nakabigay ako sa inyo ng konting inspirasyon sa mga katulad kong lumalaban sa mga malubhang sakit na hindi natin akalain na magkakasakit tayo ng ganito. So, hindi naman ito ibibigay ni Lord sa atin kung hindi na, sa tingin niya hindi natin kaya. Kaya, kaya natin to. So, fighting lang mga ka-warrior. So, ayan, please subscribe and watch. Pa-share na rin po at pa-comment. Click the bottom bell para lagi po kayong update pag may bago akong in-upload. Thank you so much po sa mga sa mga nanonood. Yan, sobrang saya ko po kasi dati pag nag-upload po ako ng video, kahit isa wala po talagang nanonood. So, ako lang nanonood sa sarili kong video. Kaya, ayan, sobrang thankful kasi unti-unti na pong marami akong nabibigyan ng kahit konting inspiration lang sa mga katulad ko. Kaya, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Thank you po!